Hello, magandang araw po sa kanilang lahat. So today, ang gagawin po natin ay crown, ring, beads. And before we start, don't forget to like, share, and subscribe nga pala sa channel ko. Salamat ulit sa inyong pagpasyal. I use pink color seed beads and its size is 2 mm. Ito nga pala yung unang ginawa ko, crown ring beads. Ang ginamit kong kulay is in pearl. And then ang size ng beads is 3 mm. Okay, then I will show you the different colors you can use in your accessories. Maraming klase ang seed beads. So, titingnan ninyo yung mga material na gusto nyo gamitin. So, the best quality o the longer na magagamit mo siya ng matagal at hindi nag-fade yung mga kulay niya. Sa kulay pa lang, natutuwa na akong tingnan itong mga seed beads na to. Kasi ang cute niya. Tapos, ano pa siya, bling-bling pa siya. Ganyan. Ang cute niya talaga. Ang ganda niya sa mata. So, kaya gusto ko siyang pakita sa inyo. Hindi lang yung itong beads meron ako. Pag bibili kayo ng seed beads, see to it na hindi plastic yung nabili ninyo kasi pag plastic or ano mahinang klase nag-fade yung kulay niya tsaka nababasag agad. So pag gagawa kayo ng accessory gamit yon, so madaling masira. Okay? So guys, tingnan nyo, ang gaganda ng kulay niya. Marami kayong mapagpipilian. So, pili lang kayo na kulay na gusto niyo para sa inyong crown ring beads. And then, yung napili ko ng kulay is yung color pink. Mga materials na kailangan natin for making these are scissors, scotch tape, fish line, size 3 or size 2 you can use, super glue, retractable ruler, okay, first, kailangan nating sukatin yung ating fish line. So,
ang size ng fish line natin is 18 centimeter. Okay, so listen to this first dahil ito yung pinaka-importante. Yung unang step natin is maglalagay tayo ng 4 na seed beads. 1, 2, 3, 4. Okay, listen to this po. Okay. Dun sa ating pang-apat na seed beads, i-cross natin ang ating fish line. Take a look slowly dahil napakaliit ng ating seed beads, hindi natin masyadong makita. So, dun sa pang-apat na seed bead na nilagay natin, i-cross natin ang ating fish line. Then, i-check nyo kailangan yung magkabilang dulo ng ating fish line. Kailangan pantay siya and then nasa gitna yung ating seed beads. So, na-cross na natin yung ating fish line sa seed beads. So, ang shape ng ating seed beads ngayon is parang heart shape or triangle shape siya. Okay, next to that, maglalagay tayo ng 1 bead sa left side and 1 bead sa right side. Tag-isang bead lang siya, both left and right. So guys, ang importante lang dito is yung maintindihan ninyo, yung pinaka-basic step ng paggawa nito. So yung pinaka-unang main step niya, pag naintindihan ninyo at nagawa ninyo na eksakto, hindi na kayo mahihirapan sa mga susunod na steps. Dahil paulit-ulit lang naman yun. Paulit-ulit lang naman yung pattern. So kailangan, you have to concentrate closely to the basic steps. So, okay, ito na yung shape ng ating ring. Nakikita nyo yung flower ring niya. So, ganun lang step, paulit-ulit hanggang sa ma-achieve nyo yung size ng kamay ninyo kung gaano kahaba. And then later on, mamaya sa huli, may another step kung bakit siya medyo malaki-laki yung taba ng ating, yung wide ng ating ring. Ayan po, nagawa ko na yung tamang haba na kailangan ko sa aking daliri. So, nakita nyo na yung kanyang shape, diba? Kung napapansin ninyo yung white na suot ko, mas malalaki yung kanyang beads. So, ang size niya is 3 mm. Unlike itong pink, 2 mm ang size niya. So, medyo maliit. Tinry kong gamitin yung mas maliit.
Okay, so ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-close to ating ring. Okay, dun sa pinakadulo ng ating ring, ipapasok mo yung isang magkabilang dulo ng ating fish line dun sa dulo, sa kabilang dulo ng ating sipids. Iko-cross mo yung fish line dun sa dulo ng sipids. So, follow nyo lang yung nasa screen. Ayan. Ayan. So, na-close na natin. So, hilain lang ng mahigpit. Okay, from here, hindi pa po tayo tapos. Kailangan natin ipag-meet yung magkabilang dulo ng ating fish line. So, ipapasok ko yung aking fish line dito sa dulo ng seed beads, papunta doon sa side ng isang dulo ng ating fish line. Kailangan kasi pareho yung direksyon ng pupunta napupuntahan ng ating fish line sa susunod na steps natin. Okay, pasok mo siya doon. Yung camera ko, hindi masyadong ma-focus yung pinakamaliit na ano niya. So, pasensya na kayo guys. Next time, i-explain ko sa inyo ng mabuti at pakita ko sa inyo ng mabuti. Okay, pag nag-meet na yung magkabilang dulo ng ating fish line, maglalagay ulit tayo ng seed beads. 1, 2 seed beads dito sa right side. Okay. 2 seed beads lang po for the right side and then 1 for the left side at i-cross natin siya. Cross natin siyang ganyan doon sa pangatlong seed beads na nilagay natin, which is the left side. Then ipupulang po natin siya. Yun. Tapos yung left side na fish line, medyo malabo yung camera, yung yan, yung nasa kaliwang fish line, ipapasok mo siya doon sa sumunod na nakausling seed beads. Yung susunod na seed beads yan. Tiyan. Okay guys, ganun lang po paulit-ulit hanggang sa ma-reach natin yung dulo ng ating ring. Okay po, gawa na natin ang ating crown bead ring. And it is color pink. Okay. So, maganda din yung white kung gusto ninyo. Tapusin na po natin to. Kailangan po maganda natin. Maganda rin pala yung pink. Ipagsalubong yung ating fish line para i-close siya. So, pasok siya doon sa beads, pabalik doon sa side ng isang fish line. Yan, kailangan po is magkasalubong silang ganyan. So, paki-pull out po ng mahigpit. Ayan, ipubuhol nyo po siya ng isa, then dalawang beses. So, yung natirang fish line sa akin, medyo maliit. So, medyo nahirapan akong magbuhol dito. Kaya kayo, lalagyan nyo siya ng size na medyo may
ano, may konting sobra para ma-adjust nyo pa. Kasi mas mahirap yung kukulangin tayo. Ayan, pull it tight. Okay po, pag nabuhol nyo na siya ng dalawang beses, doon sa pinagbuhulan natin, lalagyan natin ng super glue. Konting amount lang po ng super glue. Situit na hindi magkakalat yung super glue dahil magdidikit yung ating mga seed beads. And then, patuin po muna natin ng konti yung ating super glue na nilagay. Pagkatapos, is pwede na natin siyang gupitin. And that's it guys. Tapos na natin yung ating crown bead rings. So, hope you like it. May mga tanong dyan.